Sa atin naman pong pagbabalik sa kasaysayan, kahapon ay tinalakay ang tunay na petsa ng pagkakatatag ng Katipunan. Ngayon ay alamin naman natin ang bagong tuklas na dokumento ng Katipunan. Narito si Shaw Chua sa Showtime. Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po! It's Showtime! Ang pag-aaral ng kasaysayan ay nasasalalay sa maingat na pagbasa at pagkumpara ng mga dokumento at salaysay ng mga nakakita. Kung pag-uusapan ang bahagi ng himagsikan na pinuno si Emilio Aguinaldo, kabaragbag sa dami ang mga dokumento. Ang mga ito ay nasa Philippine Insurgent Records o PIR na ngayon ay pinangalanan ng Philippine Revolutionary Papers. Ngunit, kung mga orihinal na primaryang dokumento ng Katipunan at ng Haring Bayang Katagalugan na pinamunuan ni Pangulong Andres Bonifacio, kakaunti. Hindi aabot sa mga 10 dokumento lamang ang mga ito, kasama ng iilang sulat na nasa kamay ng kolektor na si Emmanuel Encarnacion na pinagdududaan pa ng ilan kung authentic o totoo dahil natagpuan daw ito sa kulungan ng manok sa Bataan. Delikado ang magkaroon ng mga dokumentong ito kaya winasak na ng ibang katipunero ang marami sa mga ito. Mukhang malalambungan na si Bonifacio sa kasaysayan. Ngunit, ilang historiador ang nakaalam na mayroong nakatagong mga dokumento sa archibo militar sa Espanya na nagtataglay ng mga nakumpiskang dokumento ng mga Guardia Civiles sa mga katipunero. Nagamit nila ito, ngunit dahil mahal ang magpakopya ng lahat ng ito, hindi ito lubos na nagamit. Kamakailan si Dr. Maria Serena Diokno, ang tagapangulo ng National Historical Commission of the Philippines, ay nakatanggap ng CD mula sa Archivo General Militar de Madrid o AGMM. Taglay nito ang mga dokumento. Mula sa 10, aba, ang laman ng Kaha 5677 ay mga 150 dokumento. Ilan sa mga ito ay bahagi ng 73 dokumentong katipunan na inilathala ni Jim Richardson sa kanyang aklat na The Light of Liberty, Documents and Studies on the Katipunan, 1892-1897. Bagamat wala namang bagong-bagong malalaman ukol sa katipunan dahil dito, ilang bagay ang magliliwanag. Isang dokumento ang nagpapakita na mayroon ng balak at kasulatan ng katipunan bago pa ito itatag ng formal noong July 7, 1892. January 1892 ang dokumento na nagsasabing hihiwalay na sa Espanya ang buong kapuluan at tatawagin ng pamahalaan na kataas-taasang Katipunan. Gayun din ipinapakita ng iba't ibang katitikan o minutes ng mga pulong na may sistema at sentralisado ang Katipunan. Ibig sabihin, totoong pamahalaan nito na kumpleto sa mga simbolo, kabilang na ang laging nakikita sa mga selyo na ito na tila baybayin ka sa loob ng araw na kung tutusin ay liwanag lamang. Nakilala ito bilang liwanag ng kalayaan. Gayun din makikita na mayroong demokrasya sa loob ng Katipunan. Mayroong kataas-taasang sanggunian o Supreme Council na may pangulo, kalihim, ingat yaman at iba pa na siyang namamahala sa Katipunan. Sa ilalim ng mga ito ang mga sangguniang bayan at sangguniang balangay na mga lokal na hukuman o chapters, hindi po korte. Ngunit, ang pinaka-importanteng desisyon ay ginagawa ng mga pinuno ng mga sangguniang bayan at mga sangguniang balangay na hindi napapailalim sa mga sangguniang bayan, kasama ang kataas-taasang sanggunian at binubuo nila ang kataas-taasang kapisanan o Supreme Assembly. Ito yung pinatawag sa Caloocan noong August 1896 para simulan ang revolusyon. Mayroon din silang sangguniang lihim o korte na nagpapataw ng kaparusahan sa mga taksil. Ito ang nagpapatunay, hindi samahan ng mga bobo ang Katipunan, kundi isang tunay na pamahalaan. Ako po si Shaw Chua, Fast Television ng Bayan. And that was Showtime.